Bubuksanak aking puso't isipan, magsalansang ko'y aking kinikilala. Matawarin niya rin kasalanan. Ako'y gawan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kaganda. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Laetare na mula sa wikang Latin ng ibig sabihin magalak. Inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa na magalak sapagkat ang Diyos sa kanyang pangako at siya ang amang naghihintay sa ating pagbabalik. Sa ikalawang pagbasa, ipinapaalala sa atin ni San Pablo na sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang tayo ng Diyos bilang kaibigan, di nakaaway, at hinirang tayo upang ipagpanumbalik sa Kanya ang mga tao. At upang tayo po ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng kapatawaran sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa katauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pananampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko,
Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao. Ngunit, puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni Hesi ang pito niyang anak. Ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Hesi, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa. Sagot ni Hesi. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Hesi. Siya'y makisig na binatilyo. Malusog at nangusap ang mga mata. Ang sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakan niya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang yoy tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. At pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan sapagkat ang binubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid
at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan. Mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat kahiyang-hiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nilang lihim. Ang lahat ng naglalantad ay naliliwanagan at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na nanatutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sabi ng buong mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugay nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon niya ang ginawa ng bulag. At nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga, hindi kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga, nang gumawa si Jesus ng putik at padilati ng bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo, kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako at pagkatapos at ngayon nakakita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang tao yung iyan, sapagkat hindi niya ipinangingili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay? Kaya tinalong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kaniya? Siya'y isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin, at siya'y itiniwalag nila.
Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itinawalag ng mga Pariseo. Kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-apat na linggo sa panahon ng Kwaresma. At ang linggong ito ay tinatawag na Linggo ng Kagalakan o tinatawag Laetare Sunday, a Sunday of Rejoicing. Ipinagdiriwang ang linggong ito upang ipaalala sa atin na malapit nang matapos ang panahon ng Kwaresma. Nangangahulugan na magandang tingnan ang ating mga sarili at mga puso kung tunay na nga ba tayong puno ng kagalakan dahil handang-handa na nating tanggapin si Jesus na muling nabuhay. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, merong ipinapaalala sa atin ang Diyos. Sa ating unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Samuel. Si Samuel bilang isang propeta at ipinapahayo siya ng Diyos upang sabihin kay Jesse na ang isa sa kanyang mga anak ay pinili na maging hari. At sino po itong hari na ito? Si David. Pero sa una, si Samuel parang nagdadalawang isip. Si Samuel parang ayaw sundin ng Diyos. Bakit? Dahil nung mga panahon na iyon, ang tingin ng tao kay David, mahina. Ang tingin ng tao kay David, walang kakayanan. Ang tingin ng tao kay David, mababa. Pero ano ang sinabi ng Diyos sa ating unang pagbasa? Na ang kanyang pagtingin ay iba sa pagtingin ng tao. Dahil ang pagtingin ng tao ay puro pagtingin sa panlabas. Ngunit kapag tumingin ng Diyos, laging tinitingnan ang puso, ang loob. Alam niyo po mga kapatid, lahat naman ho kayo o lahat naman tayo may mga kahinaan sa buhay. Lahat naman po tayo may mga pagkukulang sa buhay na ito. Minsan po, doon ho sa dati kong parokya, meron ho ako nakausap na isang ale. Araw-araw siyang nagsisimba. Kaya isang araw, sinundan ko po siya pagkatapos ng misa. At nakita ko na ang kanyang trabaho ay nagtitinda sa labas ng simbahan. Kaya tinanong ko siya, sabi ko, "Nay, kamusta po?" Sabi niya, "Ito, Father, buhay pa naman." Sabi ko, "Nay, ilan po ang anak ninyo?" Sabi niya sa akin, 10 po. Ang dami. No? Mahirap po bang maging nanay? Sabi ko, lalong-lalo na po, na 10 po ang inyong anak. Sabi niya sa akin, "Father, parang hindi na dapat tinatanong yan." Huh? "Opo na, opo naman, Father. Mahirap pong magpalaki ng 10 anak. Mahirap pong magtaguyod ng 10 anak." Sabi ko sa kanya, "Ano ho ba trabaho ng mister ninyo?" "Ang mister ko, Father, nagpe-pedicab po dyan." "Mahirap po ang buhay.
Minsan, nanghihina na po ako. Pero sabi ko sa kanya, paano niyo po nalalagpasan ang lahat ng ito? Ang ganda po ng kanyang sagot. Sabi niya sa akin, Father, parte ho ng buhay ang manghina. Pero sabi niya, sa mga oras na nanghihina ako, sa Diyos lamang akong kumukuha ng lakas. Mga kapatid, marami sa atin na nandito dahil sa Poong Jesus Nazareno tayo kumukuha ng lakas. Dahil ang lakas na ibinibigay ng Poong Jesus Nazareno ay ang lakas na hindi kaya ibigay ng mundo. Ang mundo, kapag sinabing mahina ka, mahina ka. Pero pagdating sa Diyos, kapag sinabing ikaw ay mahina, gagabayan ka at bibigyan ka ng lakas. Pangalawang bagay, sa pagpapagaling ni Jesus sa ating ebanghelyo, mayroong isang milagro ang naganap. Ang kanyang pagpapagaling, isang milagro yan. Pero ano yung napansin natin sa ating ebanghelyo? Na yung milagrong ginawa ng Panginoon, ginawa niya sa isang simpleng araw, sa isang simpleng oras, sa isang simpleng pagkakataon. Alam niyo po, minsan nakakalungkot sa atin kapag nanghihingi tayo ng milagro, gusto natin pansin na pansin ang milagro. Gusto natin napakaganda ng pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin ng milagro. Minsan ho, napadalaw ako sa isang may sakit at may lumapit sa akin. Sabi niya, Father, nagdadasal ako ng milagro sa Diyos. Sabi ko, ano pong milagro? Sumama ka sa akin, sabi niya. Dinala niya ako sa kanyang mister. At ang sabi niya, Father, ang milagro na hinihingi ko sa Diyos, mapalakad ho yung asawa ko. Nung tiningnan ko ho yung kanyang asawa, putol ho yung dalawang paa. Wala naman hong masamang humingi ng milagro. Ang milagro ay laging ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Pero tandaan natin mga kapatid, na sa buhay natin, bawat oras, bawat minuto, bawat yugto ng ating buhay, laging may milagro. Makasama mo lang ay yung pamilyang magsimba, milagro yan. Makasama mo lang ang iyong pamilyang kumain kayo ng sabay-sabay, milagro yan. Magising ka lamang kaninang umaga't dumilat ka, milagro yan. Because miracles do happen every day. Miracles do happen in every moment of our lives. Wala po siyang pinipiling oras dahil ang grasya ng Diyos ay laging sumasa atin. Kaya nga, magandang tingnan eh. Baka yung milagrong hinihingi natin, gusto natin laging malaki. At kung gusto natin laging malaki, baka hindi natin napapansin yung mga maliliit na milagro sa buhay natin. At kapag hindi na natin ito napapansin, baka nakakalimutan na rin nating magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas at ipinaparamdam niya yung kanyang lakas sa atin sa pamamagitan ng mga iba't ibang milagro na nangyayari sa ating buhay. Panghuli, sino ba yung pinagaling ng Panginoon? Isang bulag.
nung panahon ni Jesus, kapag ikaw ay bulag, ang tingin sa iyo ng tao, makasalanan. Kahit nga hindi ikaw mismo yung makasalanan, baka yung magulang mo yung makasalanan. Ganyan po ang tingin nila, mababa, walang halaga sa lipunan. Lahat ng mga may sakit ng mga panahon na yon, ang tingin nila parang sinumpa ang taong ito. Pero tandaan natin sa kwento natin sa Ebanghelyo, hindi yung bulag ang lumapit kay Jesus. Hindi yung bulag ang humiling ng kagalingan kay Jesus. Ngunit sino ang lumapit? Si Jesus. It was the initiative of Jesus to heal the blind man. At bakit ho ginagawa yun ni Jesus? Dahil gustong iparamdam ni Jesus na mahalaga ang taong ito. Alam niyo po, aminin natin o hindi, minsan napanghihinaan din tayo ng loob sa mga pagkakataon na akala natin hindi na tayo pinahalagahan ng mundo. Minsan kahit sa simbahan, araw-araw ka naman nagsiserve. Araw-araw ka naman nasa loob ng simbahan, tumutulong sa gawaing simbahan. Pero parang bakit, parang hindi pa rin ako binibigyan ng halaga ng mga tao na nakapaligid sa akin. Sa trabaho, di ba minsan, nagtatrabaho ka naman ng maayos. Binibigay mo naman ng lahat. Pero parang hindi ka na-appreciate ng mga tao sa paligid mo. Parang hindi ka napapahalagahan. Mga kabataan na nandito, minsan kapag ang tingin ninyo sa buhay ninyo, hindi kayo pinapansin ng magulang ninyo, minsan nawawala kayo ng loob. Pero napakaganda ng pagpapaalala sa atin ang pagbasa ngayon ng Ebanghelyo. Kung sa tingin mo walang nagpapahalaga sa iyo, mali ka. Dahil sa mata ng Diyos, sa mata ng Poong Jesus Nazareno, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay mahalaga. Kaya huwag kang mapanghinaan ng loob dahil merong nagpapahalaga sa iyo. At ang nagpapahalaga sa iyo, walang iba kundi ang Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, tatlong pagpapaalala na pwede nating gamitin sa pagninilay natin ngayong panahon ng Kwaresma. Una, si Jesus, ang Poong Jesus Nazareno, ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas. Pangalawa, ang bawat nangyayari sa ating buhay ay nagmumula sa kabutihan ng Diyos. At ito ay tatawagin nating mga milagro ng buhay. At panghuli, paalala sa ating lahat na merong nagpapahalaga sa atin at sino ang nagpapahalaga sa atin? Ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalalang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Atin ngayon siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay habang ating itinutugon, Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo si na Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami ngayong maraming pinagdaraan ng pagdurusa. Sa kadiliman ng gabi, ikaw nawa ay manatili. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang kanilang masariwa ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang mga yumao naming mahal. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming liwanag o Amang mapagmahal. Tulungan mo kaming masalamin ang iyong buhay at pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin aminawang may dangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na paikinabang,
at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minabuti niyang maging di naiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig na hahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maintampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hindi lamang sa tinapay.
Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-apat na Lenten Recollection sa darating na March 21, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parochial vicar. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo.